Isang magandang araw muli sa inyong lahat, mga kaibigan. At welcome back muli sa aking channel. Ang video kong ito ay patungkol kay Attorney Larry Gadon na nag-viral sa social media at nagalit sa Department of Health or DOH. Pero bago yan, kung hindi pa kayo nakakasubscribe sa aking channel, please subscribe, follow, like, and share at pakahit na rin ng notification bell para updated kayo sa aking mga video. Tara na at ating alamin. Trending sa social media ang Filipino lawyer na si Attorney Larry Gadon. Ito ay matapos kumalat sa social media ang litrato niya na nakasuot ng face shield na may nakadikit na face mask. Taliwas sa inarekomendang tamang paggamit ng face mask, makikita sa litrato na sa halip na sa mukha at ilong nakalapat sa face shield nakadikit ang kanyang face mask. Kuha umano ang mga larawan habang namamahagi ng snacks si Attorney Larry Gadon sa Caloocan City Medical Center. Dahil pa umano sa kanyang kakaibang paggamit ng face mask, umani ng samot-saring reaksyon mula sa netizen si Attorney Larry Gadon. Maging sa Twitter ay meron ding lumabas na umano'y litrato habang nakapila siya sa grocery kagaya sa kumakalat na larawan na nakidikit sa face shield ang kanyang face mask. Galit naman umano si Attorney Gadon sa DOH at tinawag pa niya itong bobo dahil umano ito sa viral photo na kumakalat sa social media. Ayon pa kay Attorney Gadon, ang COVID ay curable. Sobrang pananakot umano ng DOH sa atin at hindi umano siya naniniwala sa DOH. Ayon pa kay Gadon, umiikot umano siya sa higit 20 mga ospital at nagbibigay umano siya ng mga donasyon. Subalit, hindi naman siya nagkaka-COVID. Binanggit din ni Gadon ang paglalagay ng mga barrier sa motor dahil kalabisan din umano ito. Ano daw ba yun na naka-face mask ka na, naka-face shield ka na, naka-helmet ka pa at naka-barrier pa? Ayon pa kay Gadon, tumigil umano ang ekonomiya ng ating bansa dahil umano ito sa pananakot. Ang COVID umano ay nagagamot kapag naagapan, kagaya ng Lian Wang. Marami umano siyang nababasa about sa COVID at bakit umano sa ibang bansa hindi required na magsuot ng mga yan. At sa ibang bansa umano ay walang lockdown at hindi rin nasira ang ekonomiya at sinasabi niyang ang DOH ay pahamak. Ayon pa kay Attorney Larry Gadon sa DOH, ayusin na lamang ang problema ng PhilHealth. Hindi umano nila pwedeng sabihin na wala sila kinalaman dyan. Lahat umano na mga hospital, eye center, dialysis, meron umanong ginagawang katiwalian. DOH umano ang may control ng mga lisensya ng mga hospital at mga klinik. At kung may problema umano sa lisensya ng mga hospital at mga klinik, pwede umanong i-revoke ang mga lisensya nito. DOH ang may control sa kanila. Sa inyong pananaw, tama po kaya ang ginawa at mga pasaring ni Attorney Larry Gadon sa DOH? Kayo na po ang humusga, mga kaibigan. Paki-comment na lang po sa ating comment section ang inyong mga reaksyon patungkol sa ating video. Maraming salamat pong muli sa inyong panonood at God bless po muli sa ating lahat. We'll be right back.